So welcome dito sa ating channel. So for today's video guys, isituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumamit ng blender. Pero bago ang lahat guys, don't forget to subscribe in our channel and click the notification bell para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So let's start. So yun nga, for today's video guys, isituturo sa inyo kung paano nga ba gumamit ng blender. So ang tituro ko sa inyo ngayon is basic lang. So paalala lang guys, hindi po ako expert or pro sa paggamit ng blender. So ang alam ko lang dito is basic lang din. Kaya nga ituturo sa inyo is basic muna. And then pag napag-aralan natin, yung medyo mahirap-hirap na is pwede ko ituro sa inyo. But for today's video nga is yung basic muna siguro. So siguro gumagamit ako ng blender, medyo matagal na rin. But yung mga basic nga lang yung ginagawa ko. So yun nga guys, i-ano ko muna sa inyo kung ano yung mga tools dito. So siguro may dito muna tayo sa taas. Yan. Dito sa file yan, dito nyo sinisave yan guys. Kahit mamatay yung ano nyo, kunyari yung laptop nyo namatay, pwede kayong pumunta sa may recover. Yan, may recover, open recent, yung mga bagong nung nga na-save nyo nagawa. Yung save, pag sinabing save guys, if ever na may file na kayong nagawa, tapos binuksan yun, inopen nyo yun, then gusto nyo na isave, isave nyo lang. Pero pag save as, yung parang file na, for example, binuksan kayong file, tapos inave as nyo siya, magkikreate ulit siya ng another file, parang ganun, no? So meron tayo save and copy, link, append data, import. Dito naman sa import guys is kung gusto nyo mag-import ng mga 3D objects. So if ever may nakita kayo doon sa internet ng mga 3D model, is pwede nyo yung i-import dito sa Blender. So gagawin nyo lang yung pinakadulo ng file is ano nyo lang kung ano yung, kunyari OBJ yan. Yung 3D model na nakita nyo sa ano is OBJ, mga ganun-ganun guys. And then export. Dito naman sa export guys, i-export nyo na yung gusto nyo i-export yung artwork nyo. For example, yung 3D model na ginawa nyo, pwede nyo siyang i-export. And then, i-click nyo lang tong OBJ, no? Para mas maganda. Pwede rin yung FBX guys, no? Ayan yung mga magandang tools na pwedeng ano. Ayan yung mga knowledge natin, no? Sa external data, yan, meron tayong mga makepad. So, hindi ko to pa masyadong alam to. Meron naman clean up. Siguro yung mga files na to lahat, yung makiklear lahat ng mga nakasave na files. And defaults, kung parang defaults, i-defaults yun lang part and then quit. Kung gusto nyo mag-quit sa pag-blender, no? Then meron na din naman tayong edit. So the edit yan, kung gusto nyo mag-add ng mga file, yan, punta lang kayo dito sa add-ons. And ayan, click nyo na yung file, meron pang iba-iba dyan. Themes, yan, ganyan, ganyan. So guys, tingnan nyo na lang yung siguro yan, no? So render naman, dito naman if nakagawa na kayo ng object, i-render nyo. So for example, ayan, render natin yung image, then hihintay kayo ng minute, yan, na-render na siya. So ganun lang naman siya. And then meron naman tayo render animation, if ever nagkaroon kayo ng animation and then mag-render kayo yan. So paano nga ba yan? So for example, ganyan, nakaganyan sa atin yung file, and then nakaganyan dito. So for example, pupunta ko siya dito. Wait lang, ano yun natin siguro to para mas maganda? Object. Eto, ayan. Tapos ganyan. Gusto ko siyang galawin. Papunta dito. Ayan, pwede tayo maglagay ng dot dito, ayan. 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 So, ayan. For example, ganyan. Then ang mangyari dyan is pagpindahin niya, gumaganyan siya. Ngayon lang magagamit na ang blender guys. And then yun nga, kung gusto nyo siyang i-save, pwede nyo siya i-gagawin nyo siya, i-render animation nyo siya. Then yan, magkakaroon na siya ng render animation yan. So dito hindi pa siya masyado gumagalaw kasi medyo matagal yan. No? Ayan, wait lang kasi makancel. So sa ganyan lang naman siya guys. Mag-3D kayo kung gusto nyo mag-3D. Ganyan yung pinaka basic nyan guys. Napaka basic lang talaga, no? Nakita naman sa gawa natin eh, no? So yan, bababa na natin siguro yan. Then Windows, ayan, hindi ko pa masyado to alam. Help, layout, modeling, yan. Meron tayo sculpting, gusto nyo mag-sculpt, nasa inyo. And then UV editing data, texture paint, about sa mga color, then shading. And then animation, yan, dito pwede kayo mag-animation. Mas madali dito, medyo mas madali yung kanina. Dito medyo mahirap-hirap to guys, no? Rendering, ayan, composting, yan, parang kuras lang din siya. And then meron tayong geometry node,
and scripting. Yan. Kung mga may mga alam kayo sa ano ata to eh. Parang magko-code ka ata dito, no? Parang ganyan. Then dito next naman is about sa mga basic tools na ginagamit natin diyan. Meron tayong object, edit mode, sculpt, vertex, way in mature. So dito sa objective modes, pinaka basic. Ayan, to objective mode, si paggalaw, pag ayan, ano ba ng mga sa mga objective modes? Ayan, pag ganyan, kuso natin ano 'yan, tapos bilog. Ito yung pinaka center point natin kung saan malalapag yung object natin, no? So for example, parang malinawan tayo guys. So ito for example, ganyan. Then gusto kong mag-add ng isang object. Boom, mapupunta siya dito sa kabila. So ganun lang naman yan guys, no? Then balik na tayo. So punta na natin sa gitna yung ano natin. Then dito naman, kung gusto nyong igalaw to, from left, right, right side, then up, down. Parang ganun siya. So meron naman tayong rotating. Gusto nyong ikutin, ayan. Ikutin yung object. No? Parang ganyan lang naman siya. And then dito kung gusto nyo pahabain, no? Kung gusto nyo pa yan, palakihin nyo, palaparin nyo, palakihin nyo, ganyan yan. Nasa inyo yan guys. So yan, ipakita ko lang sa inyo. So ayan, control C yan guys pag ibaback nyo guys, parang babalik sa dati. And then ayan, dito halo halo na to. And then dito kung gusto nyo mag drawing ganyan, pag ano kayo, gusto nyo ng may pattern. And then ito hindi pa natin masyado alam, hindi naman ito masyado kailangan sa paggawa ng 3D model. Next naman tayo sa edit mode. Ayan, may mga tools din yan guys dyan. So ayan, hindi pa muna siya na ito napag-aralan, pero halos the same lang din siya sa may ano. Sculpt mode naman guys is dito sa sculpt mode naman guys, kailangan maganda na kaganto tayo para mas madali natin paliwanag. Then yan, pag sculpt mode tayo guys is yan, paano nga ba mag-sculpt? Ganyan-ganyan mo lang siya. Yan, kung gusto mong gumawa, sample lang kaya natin. Wait lang guys, i-smooth, i-plot lang pala muna natin. Tapos, punta tayo dito sa my sculpt mode. So, yan. Yan, parang gaganyan-ganyan mo siya. Tapos, gusto nyo pala, may mga tools dito, marami dito guys. Yan, no? Parang gagawin, papabahin mo yung dito yan. Yan, mag-add-add ganyan. Parang ganyan-ganyan lang naman siya gamitin guys, no? So yan guys, tingnan nyo na lang yan guys kung ano yung mga gusto nyo gamitin dyan. Meron tayong vertex point. So ito hindi pa masyado familiar dito kasi hindi naman ito masyado ginagamit, no? Way in plot, di ba? Dito sa texture paint, about na sa mga color ata ito eh. Pag gusto nyo mag ano, soften, mag simmer, clone yan, mag clone kayo yan, pwede nyo gamitin yan. So balik tayo dito sa edit mode. So yun nga guys, din dito guys, yan, kung gusto nyong makita yung ano, pinaka yan, left side yan, X, yung mga sa baba, pwede nyo makita yan, para mas madali. Then meron naman tayo zoom, sama ba yung zoom? Ayan, yung zoom, kiklik nyo lang, kikianan nyo lang yung mouse nyo, pagkaklik nyo ito, gaganto nyo lang, yan. Then ito naman, yung kung gusto nyo hindi magalaw, yan, naka-2D lang siya, yan. Pwedeng ganyan siya guys, yan. For example, naligaw kayo dyan, gaganyan nyo lang yan. Then, meron din tayong camera. Ayan, kung saan yung camera natin is nakatapat. So, yan. Ito yung camera natin. Ayan, pag inilaw natin yan dyan, is may lipat yung parang pinakaano nyo, no? So, ganun lang naman siya guys. And then, to. Ayan, yung parang pinaka-2D niya rin. So, yan. Then, dito naman, meron naman tayong yan. Parang ano siya. Tawag dito, naka-grid, naka-grid siya. Kitang-kita naman natin siguro, naka-grid siya. Ayan. Dito naka-grid, dito naka-parang ano lang siya, normal. Dito may parang kulay-kulay na siya. Then dito yung pinaka-last, yung parang pinaka-HD niya talaga, no? Pag gagawa kayo ng 3D model, no? Ganyan lang yun siya, guys. Then yan. Tapos, ano pa bang pwede ano natin? So dito hindi naman ito masyadong mahalaga, eh. Yan, then ito ginagamit lang to if ever may picture kayo tapos gusto nyo pagbakata makikita nyo, basta ganun lang siya. And then yan, so meron tayo ditong camera Eve. Pag cycle medyo HD na siya, tingnan yan, medyo ano siya talaga yan, no? Sobrang detalyado yan, kaya minsan naglalag tayo dyan. Yung meron tayong mga tools dyan. Dito naman gusto nyo ano yung size ng camera, ganito for example, ganyan camera. And then gusto nyo gumawa ng artwork, pwede nyong i-back sya.
Ayan, parang pabak siya, no? Parang ganun lang naman siya, guys. And then, ayan, dito meron tayong mga scene, meron tayong collections, meron tayong yung cameras, meron tayong yan, mga force field, meron tayong objectives, ayan, kung gusto nyong alamin yan, huwag nyo panahon. Yan, perspective, meron tayong auditron, ayan, may iba-iba tayong ano, gen tools, guys. So, yun nga lang, guys, yun. Ganun lang naman yung guys. Then, kung gusto nyo ibahin yung picture, colors, meron tayong colors dyan, yan, meron tayong colors. Meron din tayong yan, B-tape, yan, ano natin yung mga cloth. Kung gusto nyo siya maging tubig, maging fluid, collision, force, field, softing, ganyan-ganyan, etc. So, yun yung mga ginagamit natin. Add modifier, if ever na gusto natin mag-cut, no, gumagamit tayo ng bolen. So, yan, tuturo sa inyo yung susunod, no. Pag meron na tayong time, kasi ngayon wala pa masyadong time. Then, may mga schoolworks pa tayo, no. So, unahin natin yun. So, dito naman guys is kung gusto nyo yan, mag-color kayo, mag-timeline, mag-animation, pwedeng-pwede dito, mag-Python console yan, sa mga code ata to, tapos texture node, UV editor, mag-edit kayo ng mga ano, dito rin ginagawin sa mga Victor magtanggol, yung mga ano nila doon, hero, dito rin yun. Kaso lang gagamit ka ng parang ano dito, kailangan medyo pag-aralan pa yung ganun eh, hindi pa natin masyado alam yun, meron tayo objective yan. So yan guys, so siguro hanggang dito na lang muna guys, siguro yung tutorial ko muna guys. So if ever na maraming manood ng video natin na to, so try natin mag tutorial pa ng iba't iba dito, yung mga mga alam ko lang, no, siguro. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo, sana may mga na-share ako sa inyo about sa Blender. So huwag nyo kalimutan mag like, share nyo itong video natin, then like guys nyo guys please. Then subscribe na rin kayo and click the notification bell. So yun lang guys, maraming salamat sa inyo. Sana may mga na-share ako sa inyo. And God bless.